kahulugan ng bula sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa bula ay kumakatawan sa kapayapaan at kalmado. Ang bula sa mga panaginip ay hindi palaging nagdadala ng masamang kahulugan. Ngunit dapat mong bigyan pansin ang bawat imahe na dumarating sa iyong pagtulog. Sa pangkalahatan, ang bula sa mga panaginip ay sumisimbolo ng kaligayahan at kasiyahan. Sa kabilang banda, nagdudulot din ito ng mga problema at hindi pagkakaunawaan sa kalayaan. Makakatulong kung naaalala mo ang nangyari sa isang panaginip upang malaman ang tunay na kahulugan nito. Ang bula sa mga panaginip ay sumisimbolo ng isang pakiramdam ng pagkamalikhain at pagkalikido na namamalagi sa loob mo. Sa pag-aaral mo sa larangan ng mga panaginip, ang bula ay kumakatawan sa isang daluyan kung saan ang iyong mga iniisip at idea ay maaaring malayang dumaloy. Ito ay isang paalala na nagtataglay ka ng matingkad na imahinasyon at kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon. Hinihikayat ka ng simbolo ng panaginip na ito na yakapin ang iyong pagkamalikhain at tuklasin ang mga bagong posibilidad sa iyong paggising sa buhay. Kapag masaya ka at puno ng kapayapaan, maaaring magkaroon ka ng mga panaginip na tulad nito. Gayun din, kung hinahangad mo ang katatagan na gusto mo, makikita mo ang bula sa iyong pagtulog. Maaring may naiinip sa iyo at gusto mong subukang lutasin ito. Ang bula ay nagpapahiwatig din ng iyong pagnanais na linisin ang iyong isip at kaluluwa mula sa mga negatibong emosyon o karanasan. Sinasabi nito sa iyo na maaari mong alisin sa iyong sarili ang anumang hindi gustong bagahe at magsimulang muli. Hinihikayat ka ng simbolo ng panaginip na ito na bitawan ang mga nakaraang hinahing at tumuon sa personal na paglago at pag-unlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumubula ang iyong bibig. Kapag nanaginip ka na bumubula ang iyong bibig, ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi masyadong maganda. Inaanyayahan ka ng panaginip na ito na gumawa ng mga pagbabago sa paraan ng pagpapahayag mo ng iyong sarili kaagad. Ginagawa nito ang mga tao ay magbibigay sa iyo na magandang tugon. Ang iyong pagkakamali ay hindi mo ito binibigyang pansin at ito ay nagiging dahilan upang tumutol ang ibang tao. Kung patuloy mong gagawin ito, madalas itong humantong sa mas matitinding problema at hindi pagkakaunawaan. Gayun din, ang isang panaginip ng mabula na bibig ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang nakatagong katotohanan o lihim na matagal mo nang gustong ibunyag. Hinihimok ka ng panaginip na ito na pag-aralan ng malalim at tuklasin ang mga konfidensyal na aspeto ng iyong personalidad o emosyon upang ipahayag. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting bula. Ang puting bula na nakikita mo sa iyong mga panaginip ay sumisimbolo sa kadalisayan at katahimikan sa iyong buhay. Ipinapakita nito na kailangan mong pakalmahin ang isip para tanggapin at tamasahin ang lahat ng ito. Makakatulong kung iisipin mong mahinahon na abutin ang bawat panaginip sa pinakamahusay na paraan. Makakaramdam ka ng kumpiyansa kung makakaramdam ka ng kalmado. Dadalhin ka nito sa landas ng kaligayahan. Lahat ng magagandang bagay ay dumarating sa iyong buhay sa pinakamahusay na paraan. Ang panaginip ng puting bula na humihimok sa iyo na suriin ang iyong mga damdamin at relasyon. Sinasagisag nito ang pangangailangan para sa emosyonal na pagpapalaya at katarsis. Kung paano ang bula ay nawawala at nawawala, ang panaginip na ito ay naguudyok sa iyo na pakawalan ang mga nakakulong na emosyon at malayang ipahayag ang iyong sarili. Hinihikayat ka ng simbolo na ito na linisin ang iyong sarili sa anumang nakakalason na relasyon o sitwasyon na maaaring humahadlang sa iyong personal na paglaki. Yakapin ang kapangyarihan ng kahinaan at hayaan ang iyong sarili na maging bukas at tapat sa iyong mga pakikipag-ugnayan na pinapalaya ang iyong sarili mula sa emosyonal na bagahe.
Higit pa rito, ang panaginip ng puting bula ay tumatawag sa iyo upang humanap ng paliwanag. Ito ay nagpapaalala sa iyo na makahanap ng pagkakaisa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing isang banayad na siko upang tuklasin ang iyong espiritualidad, upang bungkalin ang pagmumuni-muni o iba pang mga kasanayan na maaaring maglalapit sa iyo sa pag-unawa sa mga misteryo ng pag-iral. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bula sa paghuhugas ng mga damit o pinggan. Kapag nanaginip ka sa bula, kapag naghuhugas ka ng mga damit o pinggan, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong gumawa ng mga pagbabago. Kung nakakaranas ka ng mga sandali ng kalungkutan at stress, hindi nito gagawing mamuhay ka ng mas magandang buhay. Ang kailangan mong gawin sa kasong ito ay pagbutihin ang iyong sarili. Makakatulong kung iniwan mo ang lahat na nagdudulot ng mga emosyonal na problema. Kailangan mong alisin ito at tumuon sa isang bagay na nagpapakalma sa iyong pakiramdam. Ang mga panaginip tungkol sa bula ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa paglilinis at paglilinis sa iyong buhay. Ito ay nagpapaalala sa iyo na bitawan ang anumang emosyonal na bagahe o negatibong karanasan na nagpapabigat sa iyo. Ang kahulugan sa likod ng panaginip na ito ay higit pa sa interpretasyon sa antas ng ibabaw. Ito ay sumisimbolo sa isang pagnanais para sa pagrenyo at isang bagong simula. Marahil ikaw ay nabigla o natigil sa isang gulo at ang panaginip na ito ay isang panawagan para sa pagkilos. Panahon na para pangasiwaan ang iyong buhay, itapon ang anumang hindi kinakailangan pasanin at lumikha ng malinis na talaan. Kinakatawan ng laundry na bula ang potensyal para sa pagbabago at ang pagkakataong alisin ang nakaraan na nagbibigay daan sa iyong sumulong ng may panibagong kahulugan ng layunin at kalinawan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming bula sa lahat ng dako. Kapag nanaginip ka na maraming bula sa lahat ng dako, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay dumadaan sa pinakamagandang yugto sa iyong buhay. Ito ay nagpapasaya sa iyo na puno ng kasaganahan at optimismo. Ang isa pang kahulugan ng panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa kalayaan. Ang bula sa iyong mga kamay ay sumisimbolo na gusto mong maging malaya at makahanap ng kapayapaan na may emosyonal na balanse. Isipin ang isang panaginip kung saan makikita mo ang iyong sarili na napapalibutan ng maraming bula. Ang manipis na dami ng bula ay lumilikha ng surreal at mapangakit na kapaligiran na nagiiwan sa iyo na humanga. Kinakatawan ng bula ang walang hanggang potensyal na nasa iyong isipan na handang gamitin at ibahin sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong mga damdamin at ang kasaganahan ng mga malikhaing idea na dumadaloy sa loob mo. Gayun din, ang bula sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng enerhiya at kaguluhan na namumuo sa loob mo. Na humihimok sa iyo na kumilos, ito ay isang tawag na yakapin ang iyong mga natatanging talento at idea. Dahil may potensyal ang mga ito na hubugin ang iyong katotohanan. Ang simbolo na ito ay nagsisilbing isang wake-up call na nagpapaalala sa iyo na mag-tap sa iyong creative wellspring at tuklasin ang walang katapusang mga posibilidad bago ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bula sa dagat. Ang bula sa dagat ay nagpapakita na gusto mong umalis sa iyong nakakainip na pang-araw-araw na gawain. Kakailanganin mo ng bakasyon at pahinga upang matugunan ang iyong emosyonal na mga pangangailangan. Makakatulong ito sa iyo na umunlad sa lahat ng iyong pinlano. Ang kailangan mong gawin ay subukang gambalain at baguhin ang monotonous na buhay sa ngayon. Makakatulong kung meron kang isang bagay na mas kalmado upang masiyahan sa buhay kasama ang mga tao sa paligid mo. Para sa iyo, maaaring ito ay nagpapahiwatig ng panandaliang kalikasan ng buhay habang ang bula ay nawawala sa kawalan na sumasalamin sa mga lumilipas na sandali na ating nararanasan. Ito ay maaaring sumagisag sa kagandahan ng pagkakaisa
dahil lang hindi mabilang na mga bula ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang kahanga-hangang kalawakan ng bula. Tulad ng magkakaibang mga individual na magkakasamang nabubuhay sa mundong ito. Ang panaginip ng bula sa dagat ay nagpapakita ng walang limitasyong mga posibilidad sa harap mo. Dahil ang bula ay maaari magkaroon ng iba't ibang hugis at sukat, ang iyong mga panaginip at antikain ay maaaring magpakita sa hindi mabilang na paraan. Inihimok ka ng panaginip na ito na yakapin ang iyong pagkamalikain at tuklasin ang mga hindi pa natukoy na teritoryo. Dahil sa pamamagitan lamang ng pakikipagsapalaran sa hindi alam na matutuklasan mo ang iyong tunay na potensyal. Hayaang magbigay ng inspirasyon sa iyong pula sa dagat na lumaya mula sa mga hadlang ng konbensyonal na pag-iisip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa soda na bula. Kapag nanaginip ka ng bula sa soda o iba pang inumin, ipinapakita nito na gusto mo ng mga pagbabago upang mapasaya ang ibang tao. Gayunpaman, maaaring hindi ka masiyahan sa iyong sarili. Hindi yan totoo. Ang kailangan mo lang gawin ay huminto para pasahihin ang ibang saglit. Maaari kang magsakripisyo para sa iba, ngunit ito ay hindi magpakailanman. Kailangan mo rin alagaan ang iyong sarili. Makakatulong kung nagtrabaho ka para sa iyong sarili at makikita mo kung paano huminahon ang mga bagay. Higit pa rito, ang iyong panaginip tungkol sa bula ng soda ay nagdudulot ng bumubulusok na enerhiya sa loob mo. Tulad ng mga bula sa isang baso ng soda, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mayroon kang masigla at masigasig na personalidad. Ito ay nagpapaalala sa iyo na maaari ka magdala ng kagalakan at lakas sa anumang sitwasyon. Yakapin ang bahaging ito ng iyong sarili at hayaan itong lumiwanag dahil positibo itong makakaapekto sa iyong sariling buhay at sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Kahulugan ng mushroom sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga kabuti ay kumakatawan sa mga benepisyo na maaari mong gamitin sa oras na ito o sa ilang sandali. Makakahanap ka ng mga hindi inaasahang benepisyo. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na makakatanggap ka ng pagkilala at pagpapahalaga sa iba't ibang larangan. Ngayon na ang oras upang manatiling nakatuon sa iyong ginagawa at subukan magtrabaho ng gusto para sa iyong buhay. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na samantalahin ng mga bagong pagkakataon na lilitaw sa hinaharap. Ang panaginip na simbolo ng isang kabuti ay nangangailangan ng isang mas malalim na pag-unawa sa iyong konteksto at mga emosyon na nakapaligid dito. Halimbawa, kung mayroong kang takot o pag-ayaw sa mga kabuti sa iyong buhay, ang panaginip tungkol sa mga ito ay kumakatawan sa isang bagay na kinatatakutan mo o nahihirapan kang harapin sa iyong buhay. Samantalang, kung positibo kang nauugnay sa mga kabuti dahil sa kanilang culinary o medicinal properties, ang kanilang itsura sa isang panaginip ay sumasalamin sa pagpapagaling o pagpapakain. Higit pa rito, sinusubukan ng panaginip na ihatid ang isang mensahe tungkol sa pagbabago at ang paikot na kalikasan ng buhay. Dahil ang mga kabuti ay madalas na nauugnay sa paggabulok at pagrinyo ng organikong bagay. Kapag napanaginipan mong makakita ng kabuti, ito ay nagpapatunay ng iyong buhay ay lumalaki ng mas matibay. Maaari mong malampasan ng anumang kahirapan. Ang ilang mga tao ay tulad ng mushroom. Gayunpaman, ang ilang mga kabuti ay mayroon din lason at hindi mo ito makakain. Kapag ang mga kabuti ay naroroon sa iyong panaginip, may posibilidad na ito ay nagpapakita sa iyo ng isang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng mushroom. Kapag nanaginip kang makakain ng kabuti, ito ay senyales na nasa mabuting kalagayan ang iyong kalusugan. Kung pananatilihin mong mabuti ang iyong katawan, ito ay magpapalakas sa iyo at magkakaroon ka ng mahabang buhay. Ang pagkain ng mga kabuti ay nagpapahiwatig ng hindi malay na paggalugad ng personal na paglaki at ang paghahanap ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pagpapakain at pagbabagong lakas
na nagmumungkahi na ikaw ay naghahangad ng isang bagong yugto ng personal na pag-unlad. Ang pagkonsumo ng mga kabuti sa panaginip ay nagpapahiwatig ng pagnanais na palawakin ng iyong pananaw at magpakasawa sa mga bagong karanasan na humihimok sa iyo na galugarin ang mga hindi pa natukoy na teritoryo sa iyong pagkising. Tulad ng mga kabuti sa katotohanan, ang mga panaginip tungkol sa pagkain ng kabuti ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan, depende sa uri ng kabuti na natupok. Ang ilang mga kabuti ay kilala na lason, habang ang iba ay ligtas at nakakakain. Sa makatuwid, ang pagbibigay kahulugan sa panaginip na ito ay nakasalalay sa konteksto at damdaming naranasan. Inihikayat ka nitong maging matalino at maingat sa iyong pagkising sa buhay. Tinitiyak na gagawa ka na matalinong mga pagpipilian at interpretasyon upang maiwasan ang mahulog sa mga potensyal na nakakapinsalang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng mushroom. Kapag bumili ka ng mga kabuti sa isang panaginip, ito ay isang magandang senyales. Kadalasan ito ay balita sa pagbubuntis. Malapit na magbuntis ang isang tao sa iyong pamilya at ito ay magbibigay ng magandang balita sa iyong pamilya. Ang panaginip na bumili ng mga kabuti ay sumasalamin sa isang pagkahilig patungo sa paggalugad sa kaibuturan ng iyong sariling kamalayan. Kung paano ang mga kabuti ay nagtataglay ng masalimuot na network sa ilalim ng lupa, ang iyong pagnanais na bilhin ng mga ito ay nagmumungkahi ng isang pagnanais na bungkalin ang mga nakatagong layer ng iyong sariling isip. Ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag ng isang hilig para sa pagsisiyasat ng sarili at pagmumuni-muni na humihimok sa iyo na malutas ang mga misteryo sa loob at maunawa ng iyong sarili sa mas malalim na antas. Sa pamamagitan ng pagbili ng mga mushroom sa iyong panaginip, kinakatawan mo ang pagkauhaw para sa kamalayan sa sarili at isang pangako sa personal at espiritual na pagpapayaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumalagong mushroom. Kapag nanaginip kang makakita ng mga kabuti na tumutubo, ito ay nagpapakita na ikaw ay isang taong may relax na personalidad. Kung nanaginip ka tungkol sa mga higanting kabuti, nangangahulugan ito na ikaw ay maingat at maingat na nagtatrabaho. Ang interpretasyon ng panaginip tungkol sa lumalaking kabuti ay maaari din nauugnay sa pakikipagtulungan. Sa kalikasan, ang mga kabuti ay madalas na lumalaki sa mga kumpul o kolonya na kumakatawan sa kanilang pag-asa para sa isang simbolic na relasyon sa ibang mga organismo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagkilala sa halaga ng pagtutulungan at paghingi ng suporta mula sa iba. Inihikayat ka nitong pagyamanin ang malusog na personal at profesional na mga koneksyon upang makamit ang kapwa paglago at tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga makamandag na kabuti. Kung makakita ka ng mga nakakalason na kabuti, ito ay nagpapahiwatig na maaari kang mahuli sa bitag ng isang tao. Makakatulong kung itinigil mo ang ilang partikular na aktibidad upang maiwasan ang mga nakakalason na pakana na makakapagpalungkot sa iyo. Kung nakakita ka ng mga lason na kabuti sa iyong panaginip, haharapin mo ang mga paghihirap na nagpapa-stress sa iyo. Sa pangkalahatan, ang mga lason na kabuti ay sumisimbolo sa mga potensyal na banta o toxicity sa pagkising ng isang tao. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakataon ng mga negatibong impluensya, nakakapinsalang relasyon o isang nakakalason na kapaligiran na nakakaapekto sa iyong pangkalahatang kagalingan. Gayun din, sinasalamin ito ang iyong mga tendensyang mapanira sa sarili o ang pangangailangan maging maingat at mapili sa iyong mga pagpili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga itim na kabuti. Kapag nangangahulugan ito ng sandaling puno ng pagdududa, oras na para magtrabaho ng husto. Upang maisakatuparan ng mga pagbabagong kailangan mo para mapahusay ang iyong daloy ng enerhiya, ang panaginip na ito ay nagpapatunay din na oras na para maging mas mabuting tao. Panaginip ng mga itim na mushroom.
sa pagsusuri sa panaginip ng mga itim na mushroom na kabuti na nagiging maliwanag na maaari kang maghanap ng personal na paglaki at pagbabago sa loob ng iyong buhay na nakakagising. Ang kulay na itim ay madalas na kumakatawan sa hindi alam o nakatagong mga bahagi ng ating psyche. Katulad nito, ang mga kabuti ay kilala na umuusbong at lumalaki sa madilim na mga kapaligiran na sumisimbolo sa pangangailangan galugarin ang mas madidilim na aspeto ng ating sarili. Inihikayat ka ng panaginip na ito na mas malalim ang iyong kamalayan, harapin ang mga takot o hindi nalutas na mga isyu na maaaring hadlangan ang personal na pag-unlad o maiiwasan ang pagtuklas sa sarili. Higit pa rito, ang mga kabuti ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa isang sariwang pananaw o isang panibagong pananaw sa buhay. Kung paanong lumilitaw ang mga kabuti na tila magdamag, maaari silang kumatawan sa mga biglaang pagbabago o hindi inaasahang pagbabago sa ating kamalayan. Iminumungkahi ng panaginip na ito na yakapin mo ang mga pagbabago at lapitan sila ng may bukas sa isip. Ang paggawa nito ay maaaring makahukay ng mga nakatagong talento, kalakasan at pagkakataon na maaaring mag-ambag sa iyong personal at profesional na paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng kabuti. Kung mamimitas ka ng mga kabuti, ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi masyadong mabuti para sa iyo. Maaari mong harapin ang mga problema na nagmumula sa iyong sarili. Maaaring nakagawa ka ng mga gawa ng kawalang ingat at ito ay maaaring makapinsala sa iyong sarili sa hinaharap. Panaginip na mamitas ng kabuti, upang mapagtagumpayan ito, kailangan mong kumilos ng may pag-iingat, mag-isip ng 2 beses bago kumilos at magsalita ng katamtaman. Maaaring hindi gusto ng ilang tao ang ugali na ipinapakita mo, kaya kailangan mong laging panatilihin ang iyong sa loobin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kabuti sa sapatos. Kapag nanaginip ka, ito ay isang senyales na magdurusa ka sa mga salungatan sa pamilya na dapat mong lutasin na mabilis. Kailangan mo itong tapusin kaagad bago ito lumala. Ito ang perpektong oras upang makahanap ng mga solusyon sa anumang bagay. Bukod dito, ang salungatan na ito ay maaaring sumasalamin sa iba pang mahahalagang aspeto tulad ng trabaho. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na magsumikap kang baguhin ang senaryo na ito upang makagalaw ka sa direksyon na gusto mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kabuti sa bahay. Kung nanaginip ka ng kabuti sa bahay, ito ay nagpapahiwatig na magtatagumpay ka sa pagpapabuti ng mga relasyon sa pamilya magpakailanman. Pinapayuhan ka ng panaginip na ito na ibigay ang lahat o gawin ang inisyatiba upang maging isang napakatalino na tagumpay. Ang kahulugan sa likod ng panaginip ng mga kabuti sa bahay ay maaaring mag-iba ng malaki, depende sa individual. Para sa ilan, ito ay sumisimbolo sa paglaki at pagpapakain. Dahil ang mga kabuti ay karaniwan na uugnay sa natural na kasaganahan at ikot ng buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang panahon ng personal na pag-unlad at isang pagkakataon para sa pagtuklas sa sarili sa loob ng pamilyar na kapaligiran ng iyong tahanan. Gayunpaman, sa kabaligtaran, ang mga kabuti ay kumakatawan sa kawalan ng katiyakan at kalabuan dahil kilala sila na lumalaki sa madilim at mamasa-masa na kapaligiran. Kaya ang panaginip ng mga kabuti sa bahay ay nagpapahiwatig na nakakaranas ka ng isang sitwasyon o pakiramdam sa iyong buhay na nakalilito o hindi malinaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga berdeng kabuti. Kapag nanaginip ka ng berdeng kabuti, ito ay nagpapakita na kailangan mong mag-ingat dahil may isang taong may masamang intensyon. Oras na para tanggalin ang piring para makilala ang kaaway na nagbabalat kayo bilang kaibigan. Tandaan na alamin ang mga palatandaang ito na kadalasan ay napakalinaw ngunit hindi mo ito pinapansin. Sa makatawid, ang panaginip ng mga berdeng kabuti ay nagpapahiwatig na nakakaranas ka ng personal na paglaki at pag-unlad.
Hinihimok ka ng panaginip na galugarin at tanggapin ang mga bagong pagkakataon na may potensyal na magdulot ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Ang mga berdeng kabuti ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa balanse at pagkakaisa sa iyong buhay. Ang berdeng kulay ay kumakatawan sa pagkakaisa at balanse, habang ang mga kabuti ay nagpapahiwatig ng mga nakatagong aspeto o potensyal na nangangailangan ng pag-aalaga. Ito ay isang paalala ng pagpapabaya sa ilang mga aspeto o labis na pagtutok sa isang lugar ay maaaring makahadlang sa iyong pangkalahatang paglago at kaligayahan. Kahulugan ng magmaneho ng sasakyan sa panaginip. Ang panaginip na magmaneho ng sasakyan ay nangangahulugan na naghahanap ka ng lakas at autonomiya, kontrol sa iyong buhay. Gusto mong gawin ang mga bagay na mas mahusay at magpasya kung ano ang mangyayari sa iyong hinaharap. Ano ang ibig sabihin ng panaginip na nagmamaneho ng kotse o truck? Ang ganitong uri ng panaginip ay nauugnay sa iyong pagnanais para sa kapangyarihan. Ang iyong ambisyon ay hindi maaaring tukuyin bilang positibo o negatibo. Ang lahat ay nakasalalay sa kung paano mo pinangangasiwaan ang kapangyarihang ito na mayroon ka. Dumating ang panaginip na ito upang ipakita kung paano ka nasa landas ng iyong personal, profesional at espiritual na pag-unlad. Ang panaginip na ito ay karaniwan nagpapakita ng paghahanap para sa ating autonomiya. Ang kakayahang ayusin ang iyong paraan ng pamumuhay, kontrolin ang iyong kapalaran at kung paano mo makakamit ang iyong mga pag-asa. Nauugnay din ito sa paraan ng pakikitungo mo sa mga taong malapit sa iyo at sa kanilang mga relasyon. Maaari tayong magsimula sa ideya na ang mga sasakyan ay sumisimbolo sa ating buhay. Ang mga panaginip ng pagmamaneho ng kotse ay mag-iiba mula sa kumpletong interpretasyon. Anong kotse, sino ang nagmamaneho o kung ano ang nangyayari sa isang panaginip. Ang pagmamaneho ng sasakyan sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa iba't ibang bagay. Ngunit narito ang ilang karaniwang kailangan natin isaalang-alang. Una, ang kontrol. Ang pagmamaneho ng kotse o anumang iba pang sasakyan sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa pakiramdam ng nananaginip ng kontrol o kawalan nito sa kanilang paggising. Kung ang mapangarapin ay nagmamaneho ng maayos at may kumpiyansa, maaari ito magpahiwatig na nararamdaman nila ang kontrol sa kanilang buhay at sumusulong sa kanilang mga layunin. Sa kabilang banda, kung ang nananaginip ay nahihirapang kontrolin ang sasakyan o lumilihis ng landas, maaaring ipahiwatig nito na nahihirapan silang panatilihin ang mga bagay sa truck. Pangalawa, ang direksyon. Ang pagmamaneho ay maaari ding kumatawan sa kahulugan ng direksyon ng nananaginip sa buhay. Ang pagmamaneho patungo sa isang malinaw na patutunguhan ay maaaring magpahiwatig na ang nananaginip ay may kahulugan ng layunin at lumilipat patungo sa kanilang mga layunin. Gayunpaman, kung ang nananaginip ay nawala o nagmamaneho ng walang layunin, ito ay nagpapakita na sila ay walang direksyon. Pangatlo, bilis. Ang bilis ng pagmamaneho ng nananaginip ay maaari din maging makabuluhan. Kung kumilos sila ng napakabilis, maaari itong kumatawan sa isang pakiramdam ng pagkaapurahan o pagkainip sa kanilang paggising. Kung sila ay nagmamaneho na masyadong mabagal, maaari itong magpahiwatig na kailangan nilang gumawa ng higit pang pag-unlad o nakakaramdam na natigil. Pang-apat, uri ng sasakyan. Ang minamanehong sasakyan ay maaari din magbigay ng mga pahiwatig sa kahulugan ng panaginip. Halimbawa, ang pagmamaneho ng isang sports car ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa kaguluhan at pakikipagsapalaran. Habang ang pagmamaneho ng bus o taxi ay maaaring sumagisag ng isang pakiramdam ng responsibilidad para sa iba. At ang panglima, iba pang mga pasahero. Ang kanilang presensya at pag-uugali ay maaari din maging makabuluhan kung ang ibang mga pasahero ay nasa sasakyan. Halimbawa, kung ang nananaginip ay nagmamaneho ng isang kotse na puno ng mga kaibigan o pamilya, maaari itong magpahiwatig ng isang pakiramdam ng pakikipagkaibigan at suporta.
Bilang kahalili, kung ang mga pasahero ay nagdudulot ng gulo o nakakaabala sa nanaginip, maaaring ipahiwatig nito na pinipigilan sila ng iba sa kanilang pagkising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagmamaneho. Ang mga panaginip sa pagmamaneho ay nagpapakita kung paano mo idirekta ang iyong mga aktibidad at desisyon sa buhay. Ang panaginip na ito ay dumating upang subukang ipakita sa atin ang pinakamahusay na paraan upang makamit natin ang ating mga layunin. Ang direksyon na iyong susundin ay dapat na iyong pinili. Mahalagang kontrolin ang mga sitwasyong nangyayari sa mga setting ng profesional, pamilya at pag-ibig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho ng kotse. Ang panaginip na magmaneho ng kotse ay nangangahulugan na hahawakan mong isang napakalaking obligasyon. Tulad ng pagmamaneho mo ng sasakyan, magkakaroon ka ng autonomiya na gumawa ng mga desisyon nang hindi hinahayaan ng iba na maimpluwensyahan ka. Ito ang tamang oras para makipagsapalaran at gumawa ng mahahalagang pagpili. Kailangan mo rin bigyang kahulugan ng panaginip na ito bilang isang babala dahil ang iyong pagpili ang magdedetermina ng iyong kinabukasan. Kung nagmamaneho ka ng kotse ng maayos, maaari ito maging senyales na maabot mo ng maayos ang iyong mga inaasahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho ng truck. Ang panaginip na magmaneho ng truck ay nangangahulugan na maaari ka makaramdam ng labis sa mga responsibilidad na ibinibigay sa iyo. Ito ay dahil hindi ka nagtitiwala sa iyong potensyal. Makakatulong kung mananatili kang kalmado, kontrolin ang iyong sarili at magagawa mo ang gawain. Hindi na kailangan magmadali upang gumawa ng tamang desisyon. Ang mahalaga ay pagnilayan kung ano ang dapat lumabas o manatili sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumakay ng motorsiklo. Ang panaginip na sumakay ng motorsiklo ay isang magandang senyales. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng isang pagnanais para sa kalayaan at isang pagpayag na lumampas sa kung ano ang alam na. Maaaring may kaugnayan ito sa iyong pamilya o karera. Ang kalayaang lumakad na mag-isa ay hindi nangangahulugan ng individualismo sa masamang diwa. Ito ay isang personal na paglalakbay na dapat magkaroon ng lahat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng nagmamaneho. Ang panaginip na makakita ng ibang nagmamaneho o nagmamaneho ay maaaring isang babala na hindi mo makokontrol ang iyong buhay. Maaari mong ituloy ang mga layunin ng ibang tao sa halip na ituloy ang iyong mga mithiin. Ang panaginip na may ibang nagmamaneho o nagmamaneho ng kotse ay maaari din magpakita ng pakiramdam mo ay manipulahin ka. Para kang nasa kapangyarihan, ngunit hindi ka gumagawa ng mga desisyon. Panahon na para magnilay-nilay at kontrolin ang iyong pinili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho ng bus. Ang panaginip na magmaneho ng bus ay nagpapakita na ikaw ay responsable. Higit pa riyan, maaari kang managot para sa isang grupo ng mga tao. Ang hindi malay ay nagpapakita ng iyong mga kakayahan sa pamumuno. Gayunpaman, dapat kang maging maingat na huwag subukan kontrolin ang buhay ng iba, lalo na sa trabaho. Ang panaginip na magmaneho ng bus ay maaari ding isulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho sa gabi. Ang panaginip ng pagmamaneho ng sasakyan sa dilim sa gabi ay nagpapahiwatig na nagdududa ka sa daang tinatahak mo sa buhay. Wala kang kumpiyansa o masigasig tungkol sa mga pinili mong ginawa. Maraming mga hadlang ang lumitaw at maaari ka mag-alala tungkol sa hinaharap. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na mas gusto mong magpatuloy nang hindi mo kailangan harapin kung ano ang nasa paligid mo. Kailangan mong itakda ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho sa mga mapanganib na kalsada. Ang mga panaginip na sumakay sa isang palikuliko, matarik o pataas na kalsada ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan. Kung sakay ka ng motorsiklo o kotse sa isang mapanganib na kalsada, iyon ay senyales na kailangan mong mag-ingat. Ang paraan ay nagpapakita ng ibang landas, mabuti o masama. Depende kung alin ang iyong pipiliin mong sundin. Palaging tumuon sa paggamit ng iyong mga layunin,
ngunit mag-ingat nang iyong saloobin ay hindi makapinsala sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho sa maruming kalsada. Ang panaginip na sumakay ng motorsiklo sa isang maruming kalsada ay sumisimbolo sa isang magulong sandali. At ngayon ang oras upang muling pag-isipan ang iyong saloobin. Ang panaginip na magmaneho ng kotse sa isang maruming kalsada ay maaaring mga hulugan na hindi mo natupad ang misyon na itinakda mo noon. Maaaring may nakalimutan ka rin bilang kondisyon para magtagumpay ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mapabilis ang sasakyan. Ang panaginip ng pagmamaneho sa mataas na bilis ay may espesyal na kahulugan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nagmamadali upang makamit ang iyong mga layunin at ito ay maaaring makahadlang sa iyo. Upang makamit ang magagandang resulta, kailangan mong maging matyaga at mahinahong magpasya sa iyong saloobin. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaari din maging isang babala na hindi mo ginagawa ang mga bagay ayon sa nararapat o itinutulak ang iyong mga limitasyon. Ang saloobin nito ay maaari magkaroon ng mga kahihinatnan para sa iyo at sa mga nakapaligid sa iyo. Subukang kumilos ng maingat at ayon sa iyong pinaniniwalaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nagmamaneho ng lasing. Kung nanaginip ka ng lasing na pagmamaneho, oras na upang maging maingat sa pagdating sa iyong destinasyon. Ang panaginip na ito ay nangangahulugan na pinapayagan mo ang mga panlabas na kadahilanan na negatibong makakaapekto sa iyong kamalayan. Ang mga impluwensyang ito ay maaari makapinsala sa paraan ng iyong paggawa ng mga desisyon at ang paraan ng iyong pagbibigay kahulugan sa mga kaganapan sa iyong buhay o nakakaranas ka ng mga maling akala. Oras na para maghanap ng bagong simula, bagong hangin o kahit na mga bagong kumpanya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho ng kotse nang walang preno. Ang panaginip na magmaneho ng kotse nang walang preno ay nagpapakita ng kawalan ng kontrol sa iyong buhay. Ang iyong mga aksyon ay nangangailangan ng higit na pagpaplano at pag-iingat. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong mag-isip ng 2 beses bago kumilos. Ang mga mahahalagang desisyon ay nangangailangan ng kalmado, kaya walang pagsisisi. Kung nanaginip kang bumaba sa isang kanyon at nawalan ng preno, maaring nangangahulugan ito na nakagawa ka ng isang mapanganib na pagpipilian. Ngayon na ang oras para bantayan ang iyong mga hakbang at manatiling nakatuon sa iyong mga layunin. Kahulugan ng cherry sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga cherry ay nagdadala ng ilang mga simbolo. Ang prutas na ito na sikat sa kapansin-pansin pulang kulay at masarap na tamis ay may tiyak na kahulugan sa iba't ibang kultura. Ang cherry ay kumakatawan sa pagnanasa, katapangan at kagandahan. Ang mga panaginip tungkol sa mga cherry ay maaaring magpahiwatig ng personal na paglaki, kasiyahan sa buhay at mga bagong pagkakataon. Sa kulturang kaunlaranin, ang cherry ay sumisimbolo sa pagnanais na tamasahin ang buhay at kasiyahan. Ang cherry ay madalas na simbolo ng kagalakan at kasiyahan. Sa konteksto ng Western spirituality, ang cherry ay sumisimbolo sa buhay at kamatayan. Ang cherry ay may hugis na katulad ng isang puso. Sa makatuwid, ang prutas na ito ay kasing kahulugan ng ikot ng buhay. Samantalang sa kultura ng silangan, ang cherry ay sumisimbolo sa kagandahan at kawalang kamatayan. Sa isang panaginip, ang nakakita ng mga cherry blossom na namumulaklak ay nagpapahiwatig ng magandang kapalaran at tagumpay sa hinaharap. Ang cherry ay madalas ding nagpapahiwatig ng pagmamahalan at kaligayahan sa pag-ibig. Ang puno ng cherry na may masaganang bunga ay isang magandang tanda na darating na swerte. Ang mga cherry ay may maraming benepisyo sa kalusugan. Kung sariwa ang kinakain sa juice o bilang isang sangkap sa mga pie, maraming benepisyo sa kalusugan ang cherry para sa katawan ng tao. Ang mga cherry ay mayaman sa antioxidant at fiber at may mataas na nilalaman ng bitamina.
Ang pagkain ng mga cherry ay maaaring mapalakas ang immune system at mapanatili ang kalusugan ng puso. Sa isang panaginip, ang cherry juice at pie ay maaaring kumatawan sa kasiyahan at kasiyahan. Ito ay isang simbolo na magkakaroon ng masasayang sandali sa buhay ng isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng cherry. Kapag nanaginip kang kumain ng cherry, maaari itong magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Depende sa mismong konteksto ng panaginip. Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag sa pagkamayabong, kasaganahan at swerte. Ang panaginip na ito ay maaari din maging senyales na ikaw ay nag-i-enjoy sa buhay at sinasamantala ang mga pagkakataong darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng cherry. Ang panaginip tungkol sa pagpitas ng mga cherry mula sa puno ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa gitna ng isang ani. Ito ay maaaring mga hulugan ng iyong mga pagsisikap at pagsusumikap ay nagbubunga. Ang panaginip na ito ay maaari din maging senyales na gumagawa ka ng mga tamang desisyon sa buhay at umaani ng mga benepisyo. Ang pagpili ng mga cherry mula sa isang puno sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa mga tagumpay at tagumpay sa hinaharap. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay pumapasok sa isang bagong yugto sa iyong buhay kung saan nakakaranas ka ng napakalaking kaligayahan at tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-aani ng mga cherry. Kapag nanaginip ka tungkol sa pag-aani ng mga cherry, maaari itong maging isang senyales na makakakuha ka ng kasiyasiyang resulta mula sa iyong mga pagsisikap at pagsusumikap sa hinaharap. Ang panaginip na ito ay maaari din sumagisag na ikaw ay nasa yugto ng tagumpay at makakaranas ng makabuluhang pag-unlad. Ang panaginip na mag-ani ng mga cherry ay kumakatawan sa mga resulta na magmumula sa iyong pagsusumikap at dedikasyon. Maaring ito ay isang senyales ng iyong mga pagsusumikap at pagsisikap ay magbubunga sa ilang sandali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng cherry juice. Kapag nanaginip kang gumawa ng cherry juice, ito ay sumisimbolo sa sariwang lasa at bagong buhay. Ito ay maaaring magpahiwatig na makakahanap ka ng mga bagong paraan upang muling buhayin ang iyong mga espiritu at lakas. Ang panaginip na ito ay maaaring ring sabihin na ikaw ay nakabawi mula sa isang mahirap na oras at malapit ng mabawi ang balanse sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng cherry pie. Kapag nanaginip kang gumawa ng cherry pie, sumisimbolo ito ng init at pagpapalagayang loob. Ipinapakita nito na maglalaan ka ng quality time kasama ang mga taong mahal mo. Ang panaginip na ito ay maaari din maging isang simbolo na pinahahalagahan mo ang mga interpersonal na relasyon at nawawala ang magagandang sandali kasama ang pamilya at mga kaibigan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maasim na cherry. Kapag nanaginip kang kumain ng mga cherry na may maasim na lasa, maaari ito magkaroon ng isang kawili-wiling kahulugan sa likod ng mga ito. Maaari ito maging senyales na haharapin mo ang mga hamon sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaari din sumagisag na ikaw ay nasa isang yugto ng paglago at pag-unlad, kung saan ikaw ay matututo mula sa mga mapait na karanasan at lalago upang maging mas malakas. Ang isang bagay ay maaaring hindi gumana kung paano mo inaasahan at kailangan mong maghanap ng paraan upang harapin ito o baguhin kung paano mo tinitignan ang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng cherry. Kapag nanaginip ka tungkol sa berdeng cherry, ito ay may espesyal na kahulugan. Ang berdeng kulay ay kumakatawan sa pagkamayabong, pag-asa at paglago. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay nasa isang yugto kung saan makikita mo ang paglaki at pag-unlad sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Maaaring ito ay isang senyales na patungo ka
sa isang mas magandang direksyon at nakakaranas ng mga makabuluhang pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na cherry. Kung makakita ka ng isang itim na cherry, ito ay may kabaligtaran na kahulugan sa pula. Ang itim na kulay ay kumakatawan sa misteryo, takot at kamangmangan. Ang mga panaginip tungkol sa mga itim na cherry ay maaaring magpahiwatig na nahaharap ka sa mga hadlang o kawalan ng katiyakan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga buto ng cherry. Kung nakikita mo lamang ang mga buto ng cherry sa isang panaginip, maaari itong sumagisag sa pagnanais na tamasahin ang buhay at lahat ng darating. Samantalang ang mga buto ng cherry ay maaari ding ilarawan ang nakatagong potensyal o hindi nabunyag na talento. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puno ng cherry. Ang isang puno ng cherry sa isang panaginip ay kumakatawan sa pag-unlad at paglago. Ang isang mayabong na puno ay nagpapahiwatig ng pagkamayabong at tagumpay sa iyong proyekto o negosyo. Maaaring may isang magandang pagkakataon na naghihintay. Kahulugan ng purple na ahas sa panaginip. Ang simbolo ng purple na ahas ay naging makabuluhan at makapangyarihang emahe sa buong kasaysayan sa iba't ibang kultura at sistema ng paniniwala. Ang ahas sa pangkalahatan ay nauugnay sa isang malawak na hanay ng mga katangian, kabilang ang karunungan, pagbabago, muling pagsilang, pagkamayabong at pagpapagaling. Ang kulay purple ay madalas na kumakatawan sa royalty, espiritualidad at magic. Kasama ng dalawang makapangyarihang simbolo na ito, lumikha sila ng isang makapangyarihan at multi-faceted emblem na nakukuha ng mga imahinasyon ng mga tao sa loob ng maraming siglo. Sa iba't ibang kultura, ang lilang ahas ay sumisimbolo sa iba't ibang bagay. Sa ilang sinaunang kultura, ito ay kumakatawan sa mystical at supernatural na puwersa. Ang purple snake ay isang simbolo sa iba't ibang anyo ng sining at panitikan. Sa maraming sinaunang mito at alamat, lumilikha ito bilang isang misteryoso at misteryosong nilalang. Madalas na umiikot bilang simbolo ng kapangyarihan, kaalaman at pagbabago. Sa modernong panahon, ang simbolo ng purple na ahas ay patuloy na nakakaakit at nagbibigay inspirasyon. Madalas itong ginagamit sa alahas, passion at iba pang anyo ng masining na pagpapahayag upang kumatawan sa misteryo, espiritualidad at panloob na lakas. Ang panaginip ng isang purple na ahas ay nangangahulugan ng isang timpla ng tradisyonal na simbolismo ng ahas na may mga natatanging katangian na nauugnay sa kulay na lila. Ang lila ay kapareho ng espiritualidad, mistisismo at mas mataas na kamalayan. Sa makatuwid, ang itsura ng isang lilang ahas sa isang panaginip ay sumisimbolo sa espiritual na paggising, panloob na karunungan at paliwanag. Sa ilang mga interpretasyon, ang isang lilang ahas sa isang panaginip ay nagpapakita ng pagsasama ng may malay at walang malay na pag-iisip. Ito ay maaring isang senyales na ang nananaginip ay nakakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang kaloob-loobang mga kaisipan at damdamin at nasa isang landas patungo sa pagtuklas sa sarili at personal na paglago. Ang panaginip na isang lilang ahas ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang sa isang panaginip tungkol sa isang lilang ahas. Una, ang pagbabago at pagbabago. Ang mga ahas ay simbolo ng pagbabago. Ang isang lilang ahas sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng mga makabuluhang pagbabago o pagbabago. Pangalawa, espiritualidad at intuisyon. Ang lila ay madalas na nauugnay sa espiritualidad at intuisyon. Ang panaginip na isang lilang ahas ay maaaring magmungkahi na ikaw ay naggalugad o kailangan mo isaalang-alang ang iyong espiritual o intuitive na panib. Pangatlo, pagpapagaling at pag-renew.
Sa ilang kultura, ang lila ay kapareho ng pagpapagaling at pagpapanibago. Ang panaginip na isang lilang ahas ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa emosyonal, pisikal o espiritual na pagpapagaling. At ang pang-apat, ang babala o kamalayan. Tulad ng anumang simbolo ng panaginip, ang konteksto ng panaginip, ang iyong pakikipag-ugnayan sa mga ahas at ang kulay na lila ay mahalaga. Ang isang lilang ahas sa isang panaginip ay maaari ding isang babala o senyales upang bigyang pansin ang isang partikular na sitwasyon o relasyon sa iyong pagkising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakagat ng lilang ahas. Nagising ka sa malamig na pawis, ang tibok ng iyong puso mula sa nakakatakot na panaginip mo lang. Sa panaginip, nakatagpo ka ng isang lilang ahas. Bago ka makapag-react, sinunggaban ka ng ahas at ibinaon ang mga pangil nito sa iyong braso. Kumalat sa iyong katawan ang nagniningas na sakit at takot habang kumakalat ang lason. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa potensyal na panganib at mga nakatagong banta. Ang kagat ng purple na ahas ay nagpapahiwatig ng pagkakanulo o pag-atake mula sa isang taong malapit sa iyo. Maaaring ito ay isang kaibigan, kasamahan o pamilya na nagbabalak laban sa iyo. Ang panaginip na ito ay isang babala na mag-ingat sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lila at itim na ahas. Kapag ipinikit mo ang iyong mga mata, ang mga larawan ng mga lila at itim na ahas ay gumagapang sa iyong isip. Sa iyong panaginip, nakakita ka ng isang ahas na nakapulupot sa isang puno. Ang makulay na kaliskis nito ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang magkakaibang mga kulay ng ahas, matingkad na lila at mapanganib na itim ay nag-iiwan ng malalim na impresyon sa iyo. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong dalawahang kalikasan. Ang lila ay sumisimbolo na misteryoso, espiritualidad at intuwisyon, habang ang itim ay kumakatawan sa kadiliman, takot at hindi alam. Ang dalawang kulay na ito sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pakikibaka sa loob mo. Oras na para harapin ang iyong mga panloob na demonyo at makahanap ng balanse sa pagitan ng magkasalungat na puwersa sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na lilang ahas. Nakakita ka ng isang maliit, makinis na lilang ahas na maganda na dumulas sa damuhan sa iyong panaginip. Sa kabila ng maliit na sukat nito, ang ahas na ito ay nagpapakita ng kumpiyansa. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pagbibigay pansin sa mga detalye sa iyong buhay. Ang maliit na lilang ahas ay sumisimbolo sa mabagal, gumagapang na pagbabago. Maaaring ito ay isang bagong pagkakataon, isang namumuong kwento ng pag-ibig o isang bagong pananaw na maaaring magkaroon ng malaking epekto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na lilang ahas. Kapag naniginip ka ng isang patay na lilang ahas, ito ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mapanghamong sitwasyon sa iyong buhay. Nakakaramdam ka ng ginhawa at pagsasara habang nasaksihan mo ang walang buhay na katawan ng ahas. Ang larawang ito ay nagpapahiwatig na matagumpay mong malalampasan ang isang mahirap na yugto. Maaari rin itong kumatawan sa pagtatapos ng isang nakakalaso na relasyon o malutas ang isang matagal nang salungatan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng isang lilang ahas. Isa ito sa pinakamagandang panaginip tungkol sa mga lilang ahas. Ang pagpatay sa isang lilang ahas sa isang panaginip ay sumasalamin sa iyong determinasyon na talunin ang iyong mga takot at harapin ang mga hamon. Ang pagpatay sa ahas ay nagpapakita ng iyong kakayahang kontrolin ang mahihirap na pangyayari at lumabas na matagumpay. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na mayroong kang kapangyarihan upang madaig ang mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa higanteng lilang ahas. Ang nakakita ng isang higanteng lilang ahas sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang makapangyarihan at hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Ang laki ng ahas ay kumakatawan sa laki ng problemang kinakaharap mo. Nangangahulugan din ito kung gaano ka tinatakot ng banta. Kahulugan ng puting damit sa panaginip.
Ang panaginip ng isang puting damit ay kumakatawan sa mental at pisikal na pangangalaga sa kalusugan. Ang puting kulay ay sumisimbolo sa pagiging simple at kadalisayan. Ang mga panaginip ng isang puting damit ay nagpapakita na kailangan mong mag-alay ng higit sa kung ano ang mas mahalaga. Ang isang puting damit sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na oras na upang samantalahin ang magagamit na oras upang makapagpahinga ng mas komportable. Ang mga pang-araw-araw na obligasyon at gawain ay isang pangangailangan o bunga ng mga aksyon sa buhay mismo. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring italaga ang kanyang sarili sa pangakong ito. Ang mga pag-atake ng pagkabalisa ay magdudulot ng mga damdamin ng depresyon at magpapagod sa iyo, kapwa sa pag-iisip at espiritual. Ang puting damit ay sumisimbolo na oras na upang makahanap ng kaginhawaan sa mga palakaibigan tao at ibahagi sa kanila. Gagawin itong mas magaang ang iyong mga araw, oras na para gawin ang gusto mo para masaya at tumawa. Ang mga panaginip tungkol sa mga puting damit ay nagpapakita rin ng babala na kailangan mong humingi ng tulong. Makakatulong kung meron kang ginhawa sa pagharap sa salungatan at hindi mo pa rin alam kung saan magsisimula o kung kanino hihingi ng tulong. Magsimula sa pinakakatwiran at pinakatumpak, maaari kang humingi ng profesional na serbisyo sa larangan. Makakatulong ito sa iyo na malampasan ang mga problemang nangyayari sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nasusunog na puting damit. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang nasusunog na puting damit, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng isang napakagulong sandali. Ang salungatan ay nagdudulot ng maraming kalituhan at nagiging mas stress ka kaysa dati. Agad na mag-isip ng mahinahon upang malutas ang bawat problema nang walang kawalan ng pag-asa. Makakahanap ka ng solusyon para sa lahat. Ang panaginip ng isang nasusunog na puting damit ay maaaring magpahiwatig na nakakaranas ka na matinding emosyon na may kaugnayan sa kadalisayan, kawalang kasalanan at kahinaan. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay dumaraan sa isang panahon ng pagbabagong anyo o paglilinis sa iyong buhay at ng iyong ibinabagsak ang mga lumang paniniwala o gawi na hindi na nagsisilbi sa iyo. Bilang kahalili, iminumungkahi nito na ikaw ay nagkasala o nahihiya tungkol sa isang bagay at kailangan mong humanap ng paraan upang mailabas ang mga negatibong emosyon na iyon upang magpatuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting damit sa sampayan. Kung nanaginip kang magpatuyo ng puting damit o makita mo ito sa isang sampayan, ito ay nagpapakita na ang ilang mga tao ay kikilos ng masama sa kanilang paninirang puri. Magre-resulta ito sa masasamang komento para sa mga bagay na hindi mo ginawa. Makakatulong kung kikilos ka bago ang mga bagay ay mauuwi sa matinding kaguluhan. Sa ilang kultura at sistema ng paniniwala, ang panaginip ng puting damit sa isang sampayan ay maaaring magpahiwatig ng kadalisayan, kalinisan at isang bagong simula. Iminumungkahi nito na humingi ka ng kalinawan sa iyong buhay at subukang alisin sa iyong sarili ang negatibong enerhiya o mga nakaraang pagkakamali. Bilang karagdagan, ang isang puting damit sa isang clothesline ay maaaring kumatawan sa pagiging simple at isang pagnanais para sa isang mas minimalist na pamumuhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa punit na puting damit. Sa pangkalahatan, ang mga punit na puting damit sa isang panaginip ay maaaring sumagisag ng isang pakiramdam ng kahinaan o pagkakalantad. Ito ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng kahihiyan, pagkakasala o kakulangan. Ang mga punit na puting damit ay kumakatawan sa isang pagnanais na alisin sa sarili ang mga lumang gawi o pattern na wala ng layunin. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga punit na puting damit, ito ay tanda kung sino ang nararapat mong pagkatiwalaan. Walang makakatagal sa kasinungalingan at kasinungalingan. Yan ang nangyayari sa buhay mo ngayon.
makakatulong kung makakahanap ka ng mga tunay na kaibigan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maruming puting damit. Sa maraming kultura ay nagpapahiwatig ng pagkakasala at kahihiyan. Ito ay isang senyales na ikaw ay nagdadala ng isang uri ng pasanin at kailangan mong harapin ito upang sumulong. Sinasagisag din ito ang pangangailangan para sa kapatawaran mula sa iyong sarili o sa ibang tao. Bilang kahalili, ang larawang ito ay nagpapaalala sa iyo na bigyang pansin ang iyong kalinisan o maging mas maingat sa iyong itsura sa mga sitwasyong panglipunan. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang maruming puting damit, ito ay nagpapahiwatig na maaari kang gumawa ng mga desisyon na magdudulot ng maraming pagbabago. Makaka-apekto ito sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng puting damit. Kapag nanaginip kang magsuot ng puting damit, nangangahulugan ito ng maayos at mapayapang buhay. Ang kulay na puti ay nagpapadama sa iyo ng kasiyahan sa maraming aspeto ng buhay. Walang nakababahala ng mga salungatan at walang mga problema sa paligid mo. Tangkilikin ang maayos na sandali na ito at maging masaya. Kung nanaginip kang magsuot ng puting damit, nagsusumikap ka para sa pagiging perpekto at ipakitang iyong sarili sa pinakamahusay na posibleng liwanag. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng tiwala at tiwala sa sarili sa iyong mga kakayahan. Sa kabilang banda, kung ang puting damit ay marumi, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng ilang pakiramdam ng pagkakasala o kahihiyan. Bilang kahalili, kung ang damit ay masyadong masikip o hindi komportable, ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay pinaghihigpitan o napipigilan sa ilang bahagi ng iyong buhay. Kung makakita ka ng ibang tao na naka-white shirt, ipinapakita nito na nasa pinakamagandang sandali ka. Ito ay isang bagay na lagi mong gusto at minamahal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng puting damit. Kapag nanaginip kang bumili ng puting damit, ito ay nagpapahiwatig ng iyong damdamin ay nagbabago para sa mas mahusay. Makakatulong kung maaalis mo ang bagyong tumama sa iyon, sa iyong nakaraang buhay. Ito ay hindi angkop para sa iyo at ang panaginip ay isang senyales mula sa iyong hindi malay. Italaga ang iyong sarili sa kung ano ang maganda kahit na nakatira ka sa mga taong hindi nagpaparaya. Kailangan mong mamuhay sa buhay na ito sa iyong paraan at maghanap ng kapayapaan. Sa tanyag na interpretasyon ng panaginip ay maaaring sumisimbolo sa isang pagnanais para sa kadalisayan, pagiging simple o isang bagong simula. Nangangahulugan ito na naghahanap ka ng isang bagong simula o isang malinis na talaan. Iminumungkahi ng simbolo na ito na kailangan mo ng pagbabago sa iyong personal o profesional na buhay at aktibong naghahanap ng mga pagkakataon upang makagawa ng positibong epekto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglaba ng puting damit. Sa maraming kultura, ang panaginip tungkol sa paglalaba ng mga puting damit ay sumisimbolo sa paglilinis at pagpapanibago. Kapag partikular na nananaginip ka tungkol sa pagpapalipad ng puting damit, ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong linisin ang iyong sarili mula sa pagkakasala o negatibong damdamin. Ipinapakita ng larawang ito na sinusubukan mong alisin sa iyong sarili ang mga negatibong emosyon o mga aksyon na nagpapabigat sa iyo. Sinasagisag nito ang isang pagnanais para sa isang bagong simula o isang malinis na talaan sa ilang mga lugar ng iyong buhay. Kapag nanaginip kang maglaba ng puting damit, nangangahulugan ito ng isang kadyat na pangangailangan na magpahinga sa lalong madaling panahon. Makakatulong ito kung babagal mo ang iyong lakad dahil walang makakasuporta sa gaanong kabigat na kargada. Hindi mo kayang pangasiwaan ang maraming problema ng sabay-sabay. Para dyan, kailangan mong mag-relax at alagaan ang iyong nararamdaman. Kahulugan ng email sa panaginip. Sa digital na panahon ngayon, ang email ay naging isang critical na tool sa komunikasyon. Sa email, maaari kang magpadala at tumanggap ng mga tala kaagad sa isang tao
o kahit sa maraming tao ng sabay-sabay. Hindi lamang iyong ang email ay meron ding maraming kapaki-pakinabang na tampok tulad ng kakayahang magpadala ng mga attachment, magpadala ng mga larawan, lumikha ng mga drop ng mensahe at protektahan ang seguridad ng personal na data. Gayunpaman, paano kung nanaginip ka tungkol sa email? Meron bang nakatagong kahulugan sa likod ng mga panaginip tungkol sa mga email? Sa panaginip tungkol sa email, maaari kang makakita o gumamit ng ilang mga email service provider tulad ng Yahoo, Gmail o Hotmail. Maaari nitong ilarawan ng iyong alalahanin tungkol sa seguridad ng personal na impormasyong nauugnay sa email. Bilang isang user ng email, dapat kang laging maging maingat sa pagprotekta sa iyong data at impormasyon mula sa hindi autorisadong pag-access o maling paggamit. Ang mga email attachment ay maaari din maging isang mahalagang simbolo sa mga panaginip sa email. Kung ikaw ay nagpapadala o tumatanggap ng email na may kasamang attachment, ang panaginip ay maaaring nahaharap ka sa isang sitwasyon na nangangailangan ng karagdagang atensyon o mas malalim na paglutas ng problema. Maaari ding ilarawan ng mga attachment ang kahalagahan ng pagbibigay ng karagdagang impormasyon na sumusuporta sa gusto mong ipahiwatig. Mahalagang ang email sa pang-araw-araw na buhay para sa personal at profesional na layunin. Ang mga panaginip tungkol sa email ay maaari magkaroon ng maraming nakatagong kahulugan, depende sa simbolo at konteksto. Ang pagbibigay kahulugan sa mga panaginip tungkol sa email ay maaaring magbigay ng mga bagong insight o mas malalim na pag-unawa sa isang sitwasyon. Sa makatuwid, kailangan mong maunawaan ang kahulugan at mensahe ng mga panaginip tungkol sa email upang mailapat mo ito ng matalino sa totoong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-sign up para sa mga libreng email. Ang mga panaginip tungkol sa email ay maaaring magkaroon ng iba't ibang simbolo. Ang isa sa kanila ay nagsa-sign up para sa mga libreng email. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na magkaroon ng mas mahusay at praktikal na paraan ng digital na komunikasyon. Kinakatawan din ito ang pangangailangan bumuo ng mas komprehensibong mga ugnayan panlipunan dahil makakatulong sa iyo ang email na makipag-ugnayan sa mga tao sa buong mundo. Sa panaginip na ito, malamang na nahaharap ka sa isang sitwasyon kung saan kailangan mong lumikha ng isang email account. Bigyan pansin ng mga detalye sa iyong panaginip tulad ng pagsagot sa isang form sa pagpaparehistro o pagpili ng username at password. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa iyong pagnanais o pangangailangan na mag-email sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsulat ng mga email. Kapag nanaginip ka na nagsusulat ka ng isang email o tumutugon sa isang mensahe na iyong natanggap, subukang bigyang pansin ang nilalaman, ang tatanggap at ang mga emosyon na maaari mong maramdaman kapag nagsusulat ng email. Ang panaginip na ito ay maaari rin sumasalamin sa iyong pagnanais na magbahagi ng impormasyon, talakayin o magtatag ng mga relasyon sa ibang tao. Ang pagsusulat ng isang email ay sumasagisag din sa iyong pagpayag na maghatid ng mga partikular na kaisipan, damdamin o mensahe sa isang tao o grupo ng mga tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng isang email. Ang isang madaling gamiting feature ng email ay ang kakayahang gumawa ng mga drop. Sa isang panaginip, ang pag-drop ng isang email ay maaaring maghatid na ikaw ay naghahanda ng isang bagay na mahalaga ng detalyado. Ang mga drop na email ay maaaring sumagisag sa iyong mga pagsisikap na maging mas maingat at masinsinan sa pagharap sa mga partikular na sitwasyon o problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapadala ng mga email. Ang pagpapadala ng email ay ang esensya ng paggamit ng email mismo. Sa isang panaginip, ang pag-email ay maaaring sumagisag sa iyong mga pagsisikap na ikonekta ang iyong sarili sa iba. Samantalang, kung nagpadala ka ng email sa maling address o kailangan mo ng tulong sa pagpapadala ng email,
Sumisimbolo ito ng kakulangan ng komunikasyon. Ang mga panaginip tungkol sa mga hindi na ipadalang email ay maaari din maging isang mensahe na dapat kang maging mas maingat sa pagbibigay sa iba ng personal o mahahalagang impormasyon. Sa mga panaginip tungkol sa email, karaniwan na mga error o problema ay nangyayari sa paggamit ng email. Ang isang karaniwang pagkakamali ay ang pagpapadala ng email sa isang taong may maling address, kung saan ang mensahe ay hindi na ihatid ng tama. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa iyong kawalan ng kakayahang makipag-ugnayan o makipag-usap sa isang tao ng epektibo. Bigyang pansin kung nakakaramdam ka ng pagkabiko o pagkabalisa sa panaginip na ito dahil ito ay maaaring sumasalamin sa iyong pangangailangan na pagbutihin at pagtagumpayan ang mga problema sa komunikasyon sa pang-araw-araw na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng email. Kung nanaginip kang makatanggap ng email, maaari itong magmungkahi na naghihintay ka ng balita o impormasyon mula sa isang partikular na tao o grupo. Kung ang panaginip tungkol sa pagtanggap ng email ay nauugnay sa sorpresa o kagalakan, maaari itong magpahiwatig ng pag-asa na makakakuha na nakapagpapatibay ng balita o tagumpay. Bigyan pansin ang nilalaman ng mga mensaheng natatanggap mo, ang nagpapadala at ang mga damdaming nararamdaman mo sa prosesong ito. Maaaring ipakita ng panaginip na ito ang iyong pangangailangan makatanggap ng bagong impormasyon o makipag-ugnayan sa iba sa pamamagitan ng email. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nag-hack ng iyong email. Ang mga panaginip tungkol sa email ay maaari rin magpakita ng mga alalahanin tungkol sa seguridad sa paggamit ng email. Habang lumalago ang teknolohiya, lalong nagiging nauugnay ang mga issue sa seguridad sa email. Kung may makaka-access sa iyong email, ito ay isang senyales na ikaw ay nahaharap sa isang sitwasyon kung saan ang iyong seguridad ay nangangadib o nahaharap sa mga problemang nauugnay sa privacy. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong mga alalahanin o kakaulangan sa ginhawa tungkol sa iyong integridad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga email attachment. Sa mga panaginip, ang mga email attachment o paggamit ng mga imahe ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Ang mga attachment ay isang paraan upang magpadala ng mga karagdagan file o dokumento sa pamamagitan ng email. Sa panaginip na ito, maaaring masangkot ka sa isang sitwasyon kung saan kailangan mong magpadala o tumanggap ng email attachment. Bigyan pansin ang nilalaman at uri ng mga naka-attach na file dahil maaaring magbigay ito ng mga pahiwatig tungkol sa karagdagang impormasyon na gusto mong ibahagi o matanggap. Ang mga larawan sa email ay maaari din sumasalamin sa isang pagnanais na ihatid ang isang mensahe ng bisual o ipahayag ang damdamin. Maaari ka makatanggap o magpadala ng isang email na may isang bagay na naglalarawan kung anong gusto mong ibigay ng mas mahusay kaysa sa mga salita. Mangyaring bigyan pansin ng mga uri ng mga mensahe sa iyong mga panaginip at ang mga mensaheng ipinakita nila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hindi makapag-login sa email. Ang paggamit ng email ay nauugnay din sa panganib ng pagkawala o pinsala. Kung nanaginip kang mawala ang iyong email o hindi ito ma-access, inilalarawan nito ang iyong pag-aalala tungkol sa pagkawala ng mahalagang impormasyon o mahahalagang pagkakataon. Dapat mong pagbutihin ang iyong mga kasanayan sa pag-aayos ng mahahalagang data at impormasyon.